Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture at Department of Finance na pabilisin ang pagbigay ng tulong sa mga nagtatanim ng bigas at iba pang magsasaka. Sa isang talumbati sa Rojas City sa Capi, sinabi niyang tinitiyak ng kanyang administrasyon na pagbubutihin ang kita at produksyon ng mga magsasaka sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas. Inanunsyo ng Pangulo na mahigit 10,000 mapalad na beneficyaryo ang pagbibigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance. Makatatanggap naman ang maliliit na magsasaka ng makinarya, punla, pagsasanay at perang mahihiram sa pamamagitan ng Rice Competitive Enhancement Program. Hinimok din ng Pangulo ang publiko na isumbong ang anumang insidente ng pagpupuslit at hoarding ng bigas at iba pang produktong agrikultural. Mariin niyang kinundina ang patuloy na pagmamanipula ng mga hoarder at smuggler sa presyo ng mga ito sa palengke. Inutos ito ng Pangulo matapos niyang pangunahan ang pamimigay ng bigas sa 1,000 beneficyaryo ng Patawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa isang seremonya sa Capiz Gymnasium. Naging stable ang presyo ng regular at well-milled rice simula nang ipatupad ang price cap sa bigas sa ilalim ng Executive Order No. 39 batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Ang KDA Assistant Secretary Arnel De Mesa na susunod ang price cap na 41 pesos pababa sa regular milled rice at 45 pesos pababa sa well-milled. Sinabi ni De Mesa na patuloy ang monitoring ng DA at Bantay Presyo Task Force sa presyo ng bigas sa mga pamilihan matapos bawiin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang price ceiling. Aniya sa 46 na palengking minumonitor sa Metro Manila, nasa 96.8% na mga retailer ang sumunod sa price ceiling ng regular milled rice habang 85.7% ang para sa well-milled rice. Sa iba mga rehiyon, 86% ng mga retailer ng regular milled rice at mahigit 89% na nagtitinda ng well-milled rice ang sumunod sa price cap. Pinabulaan ng Department of Health ang napaulat na lockdown sa isang ospital dahil sa isang pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na bukas at fully operational ang mga ospital ng gobyerno na nasa ilalim nito. Nanawagan ang ahensya sa publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa mga natatanggap na impormasyon. Ayon sa DOH, maaaring bisitahin ang official platform nito para sa anumang impormasyon. Sa iwalay na abiso, sinabi ng East Avenue Medical Center na walang katotohanan ang kumakalat sa text na naka-emergency lockdown ang naturang ospital dahil sa COVID-19. Paglilinaw ng pamunuan ng ospital, bukas sa publiko ang kanilang outpatient department, ward at emergency room. Umabot na sa 4.11 million ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 4 million dito ang gumaling na habang mahigit 66,000 ang namatay. Nasa 3,055 naman ang aktibong kaso ng COVID-19. Nagpabot ng tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamilya ng 3 mangisda na namatay sa banggaan malapit sa katubigan ng Pangasinan sa West Philippine Sea. Nasunod ito ng pagbisita ng mga opisyal ng ahensya sa burol ng mga biktibang sina Benedicto Olandria, Dexter Laudensia at Romeo Mexico Jr. sa barangay Kalapandayan sa Subic, Zambales, kagabi. Nagpabot si BFAR National Director de Bustedes Escoto ng pakikiramay sa mga pamilya at ipinagkaloob ang 20,000 pisong halaga ng tulong pinansyal at pagkain. Sinabi niyang bibigyan ng BFAR ng scholarship sa kolehiyo ang mga anak nila sakaling mag-aaral sila ng kursong may kinalaman sa pangingisda. Nakatanggap naman ang 11 kasama nila ng tig-2,000 cash aid at pagkain. Nangako rin si Escoto na tutulungang mapaayos ang nasira nilang bangka. Samantala, magbibigay ang BFAR ng bagong fiberglass reinforced plastic na fishing boat sa Subic Commercial Operators Fishing Association Incorporated. Bibigyan din ang mga pamilya doon ng package na pangkabuhayan tulad ng post-harvest training at kagamitan.
At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage sa pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account at ating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 80 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Savaliano. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.